Good morning, cool friends. It's me once again. This is Marl Bev. This is Marl Bev. This is Marl Bev. And welcome to my channel. For our video for today, we are going to be talking about Predator 314, specifically itong aking Predator 3143. So before anything else, clarify ko lang po na this is not sponsored. So lahat po ng equipment na ginagamit ko dito sa lahat ng video ay personal resources ko po, pansariling kakayanan po. So anyways, 314 or Predator 314 shaft came out noong 1994. Meron tayong first gen, second gen, and yung third generation. And then, nauso na nga po yung Z shaft, yung Vantage, and so on, Revo. So today, yung 3143 po ang pag-uusapan natin. So kailangan ba talagang mag-upgrade, bumili ng ganitong kamahal na shaft? O kailangan natin as a beginner, doon na lang muna tayo sa isang local queue na okay naman o medium branded acoustic. So, ano ba advantage pag naka 314 ka? So, nauso po yung low deflection shaft. So, ano ba yung deflection? Yung deflection kasi pag nagpectus ka or titirahin mo yung bola, yung cue ball sa left or right or bottom or top, ay hindi siya tatapon sa kaliwa o hindi siya tatapon ng malayo. Kumbaga hindi ka magmi-miss ng tira. Konting-konti lang magiging ayan nakikita sa screen. So konting-konti lang ang adjustment na gagawin mo versus kung gagamit ka ng isang ordinary cue. Medyo malaki-laking adjustment ang gagawin mo at medyo mahirap i-familiarize. So will allows you to do things na hindi kaya ng isang pangkaraniwang tako o yung standard deflection cue. So nakagamit na po ako ng ibang mga tako na branded. So so far ito pong 3143 ang pinaka low deflection na nagamit ko versus meron pa nga po akong carbon fiber. So tingnan nyo doon sa ibang videos ko, I had reviews doon sa ibang sa aking carbon fiber at ibang acoustic na ginagamit. So, ang isang advantage din ng itong ng Predator 314 o itong mga branded na to, kahit 20 years na siya or matagal na siya, yung binaba ng value na po. Yung value, it holds its value for a very long time. So, kahit second hand, mahal pa rin po siya. So, mga nasa 80% pa rin yung versus dun sa original value. So tatagal lang yung tako, yung 314 nyo, Predator 314 nyo. Basta wag lang abusuhin o ingatan nyo, wag mainitan, wag iwanan sa kotse, wag iwanan nakasandal. So ang tanong, kailangan ba talagang bumili ng mamahaling shaft like itong Predator 314? Well, it depends. Kung beginner ka at gusto mo lang magpa-atras, magpakirida ng konti, makashoot ng bola, okay lang ang medyo medium branded acoustics. Pero kung ang kalaban mo ay naka 314 at gusto mong lumevel up like yung kaibigan ko naka 314, kaya pala ang galing niya sa pectus, hindi siya masyadong nahihirapan, low deflection pala siya. At kung sasali kayo ng mga tournament, I would advise maganda rin ang low deflection cue. Pero kung may pambili naman na trip mo, pwede rin namang masanay sa low deflection agad. But if you will ask me sa mga nagamit kong tako, kung babalik pa ako sa dating mga nagamit ko, in my humble opinion, siguro hindi na. Siguro pwede kong pagpalit-palitin to. Primary cue ko tong 3143 and then backup cue ko yung aking carbon fiber.
Ang nakakabit po dito sa aking 314 na tip ay isang ordinary triangle tip lang. Triangle brand. Imagine na it's going head to head o may edge pa siya doon sa carbon fiber ko na naka-Kamui soft at saka sa isang branded Q ko. So well, it is still up to you kung ano ang personal choice nyo. So I hope I gave some points kung kayo ay nag-iisip na bumili ng 314 o gusto nyo mag-upgrade. Sana nakatulong itong video na ito. So please hit me in the comment if meron kayong ibang ginagamit na ibang high-end Q-stick or magandang low deflection na medyo mura-mura. You can comment down below. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like the video kung nagustuhan nyo po. Thank you.